At ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating Sunday School lesson so that we can serve our time. At ako po ay naniniwala na patuloy po tayong bibigyan ng Panginoon ng patuloy tayong bibigyan ng Panginoon ng ating pong matututunan para patuloy pa tayong maging matatag sa ating pong pananampalataya. All right? So again, ay pupunta po tayo, dadako po tayo sa ating pong main text, Matthew chapter 16, verse number 18. Right? Matthew chapter 16, verse number 18. Right? If you have your Bibles with you, open it in Matthew chapter 16, verse number 18. Okay? Are you there? Amen. Alright, share na lang po natin yung mga bisita. Kung meron tayong katabi na wala pong Biblia, share po natin yung mga bisita. But kung meron pong mahina sa medyo maliliit na pagbabasa, meron tayo ilalabas dito po sa ating screen. Yan, alright? Matthew chapter 16, verse number 18. Sabi po ng Bible, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alright, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ibinagkalob niyo po sa amin. Muli na naman po kami mag-aaral, Panginoon, about our history, O God. And so that we will continually understand, O God, the blessing of being in the right church, O God. Kaya hiniling ko po, Panginoon, na patuloy niyo po ang gamitin sa umaga po na ito. I cannot do this without you, O God. And sa inyo pong pagtulong, sa aking pag-aaral, laway patuloy ko po itong, patuloy niyo po akong tulungan to deliver it properly, O God. At ganoon din po, Panginoon, na patuloy po namin maunawaan ito. Please give us, O God, the right attitude and learning so that we will continually grow on our faith as Baptist people, O God. Once again, all the glory belongs to you only. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. So ngayon po ay tutuloy po natin ang ating pag-aaral about Baptist Church history. And of course, noong mga nakaraan, bibigyan ko lamang po kayo ng mabilisan na recap. Noong mga nakaraan, sinimulan po natin ito, of course, nasimulan po ito, ang bungad po nito, una nasimulan ito ni Pastor RJ, and then we are blessed to have Pastor Miller as well to share to us a teaching about Baptist history, and then tinuloy-tuloy po natin ito, mga kapatid. At I started it, sa akin pong magtuturo, I started it by teaching us and by everyone na tayo po lahat ay matutunan natin at maintindihan muna natin kung ano ang simbahang itinatag ni Diyos. That's why I started it with on our lesson, the church that Jesus Christ built. Ipinakita ko po sa inyo yung characteristics or the kind of church that Jesus Christ built. And also napag-usapan din po natin doon ang outline ng church history. At sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid, ay akin pong na i-share din sa inyo in knowing the church. Knowing the church that Jesus Christ built. At pinakita ko po sa inyo yung pinag-usapan po natin yung Baptist Church perpetuity, yung pagpapatuloy ng simbahan. And pinakita ko po ang kahalagahan na makita sino man magdideklara that they are the church that Jesus Christ built. Kailangan yan ay characterized na it is in the same form at ng New Testament, nasa New Testament pattern, characterized with the same doctrines and practices ng itinatag ng Panginoong Hesukristo. That's why if we're going to search, now we're going to the lesson of searching the true church. The search for the true church. And as we understand the foundation ng mga pinag-usapan natin noong nakaraan pong lessons po natin about the church that Jesus Christ built and knowing the church that Jesus Christ built and also the perpetuity of the church that Jesus Christ built. Ngayon mga kapatid, ay ilalagay po natin sa panahon po natin ngayon, ilalagay na po natin if we're going to search for the true church, ay napaka-importante po ng mga ginamit po nating pundasyon o gagamitin natin yung pundasyon para maging basihan po natin. So, pagdating po sa upon understanding the foundation that Jesus Christ built, kailangan na po nating maunawaan, how shall we find that New Testament church? Ito po yan. How shall we find the New Testament church
from among the multitudes of so-called churches and denominations. Okay? Ngayon po ay kailangan na po natin munang maunawaan at matutunan kung paano po natin hahanapin ang totoong New Testament Church among, see? Sa karamihan, ngayon makikita natin, ang dami ng denominations, ang dami ng religious groups, ang dami ng multitudes of so-called churches. You see? Wait, paano natin ngayon yan hahanapin? You see, paano natin hahanapin yung church that Jesus Christ built? Bagamat nung mga nakaraan po natin ang pag-uusap, ay lagi ko po yan, at the end, ay lagi ko pong ikinokonnect po yan sa ating pong simbahan. You see? Paano po natin yan hahanapin? And tandaan nyo po, last time na maalala ko pong binanggit ko rin po sa inyo, on the outline of church history, makikita po natin that on those ages, alright, doon sa primitive, doon sa medieval, down to the 20th century, ay dapat makikita natin na yung simbahan doon na itinatag na po ni Jesucristo ay nag-i-exist. You see? Napaka-importante po ng timeline po na yan. Kaya nga po, pagdating po ngayon, ang pinag-uusapan natin is the search for the true church. How shall we find the New Testament church, the true New Testament church sa panahon ngayon na maraming nagpapakilala na sila ang totoong simbahan? You see? That is very important. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid. Kaya po natin hinahanap. Bakit? New Testament Church, the true New Testament Church ang ating hinahanap. Because lagi po na pinapaulit-ulit ko po sa inyo that hindi po natin pwedeng alisin sa ating isipan na sino mang simbahan na mag-claim to be the right church. Hindi po natin kailangan kalimutan o dapat lagi nating matandaan that they will conform to the New Testament pattern. Because the New Testament Baptist Church, the church is the church that Jesus Christ built. So kung hindi po magko-conform yun doon sa itinatag na simbahan ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin hindi yan ang simbahan ng Panginoong Jesucristo. That's how simple it is. You see, wala pong mahirap intindihin dyan. Now, as far as searching for the true church, as far as the search for the true church is concerned, mga kapatid, meron tayong mga corroborative lines na tinatawag. Corroborative lines that we can use to conduct our search for the true church. Pag sinapinag-usapan po natin yung salitang corroborative, it means to support with evidence. Kumbaga ito yung tinatawag natin sa Tagalog word na pagpapatunay or nagpapatunay. You see? And it is, these corroborative lines is to give evidence or testimony to the truth of the history na meron ang simbahan ng Panginoong Jesucristo. Alright? So dalawa po ito, mga kapatid. Dalawa po, meron po tayong dalawa na pwedeng mapag-aralan at matutunan. Pero iisahin ko lang po muna ngayon, mga kapatid. Hindi po natin uubusin lahat iyong dalawa po na yan. And the first thing na dapat po nating makita, mga kapatid, punta po na tayo sa first po, is yung pong maintindihan po natin yung tinatawag ng the line of historical elimination. Alright? Direct na po tayo kagad. Pupunta na po tayo kagad doon sa pag-unawa ng the line of historical elimination. You see, kung maalala nyo po, ay nabanggit ko po sa inyo na the history will, it does not, hindi ito yung nagpapatunay na totoo yung record ng Biblia. Hindi, ito lamang po, hindi lamang po ito yung nagpapatunay, kundi kasi po, the Word of God itself is already, hindi po kailangan ito ng support. You see, ibig sabihin, kung ano na yung sinabi ng Biblia, yan na yung totoong pangyayari. Kung ano yun na yung sinasabi ng Biblia, yan na yan. Wala nang ibang question dyan. You see, but the greatest blessing is that pag pumunta ka sa history, makikita mo na hindi pa pwedeng questionin ang Biblia because the history is just the evidence of the truthfulness ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, makikita po natin kung pupunta tayo sa historical age, yan lamang ay isa sa mga ebidensya na totoo ang record na nasa Biblia. You see that? So, as far as the line of historical elimination, ano po ang pinag-uusapan po natin? In this search, we must eliminate, alright? Maliban sa Baptist, i-set aside muna natin yung Baptist Church na in-establish na ng Panginoong Jesucristo. Sa pagsi-search po natin for the true church, we should eliminate first every so-called church na ang kanyang origin ay dated
after the time of Christ. Yan po yan. Inuulit ko po, mga kapatid. Yung we have to eliminate sa line of historical elimination. Kaya natin kailangang maintindihan ito para dito malalaman natin at masasala natin kung sino ang iglesia na itinatag ng Panginoon Jesucristo. Dito natin maintindihan kung sino ang totoong simbahan na itinatag ng Panginoon Jesucristo. Punta tayo sa historical elimination. As we conduct this search, alright, sa search muna ito, sabi ko kanina, we have to eliminate the so-called churches na ang origin nila ay nagsimula after ng kapanahunan ng Panginoon Jesucristo. So, ibig sabihin lang nito mga kapatid, pag napatunayan natin that their existence ay dated at clearly makikita natin na yan ay nag-exist after the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, hindi yan ang itinatag na simbahan ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung babalik po tayo sa mga pinag-aralan natin nauna, the church that Jesus Christ built was established by Himself during His earthly ministry. Maliwanag po yan. Kaya nga sinasabi natin eh, mahirap naman mag-claim na yung simbahan na yan ay itinatag ng Panginoon Jesucristo kung yan ay nagsimula nang wala na ang Panginoong Jesucristo. Very simple naman po intindihin yun, mga kapatid. Mahirap sabihin na nagsimula yan tapos yung founder na kiniklaim nyo ay hindi naman, wala naman dyan nung pasimula. I hope you're following. Amen. You see? Again, by the way, para po sa aming mga bisita, ito po yung pinag-aaralan, hindi po primarily to attack other religious groups, but this is to learn the truthfulness of God's Word pagdating sa simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. You see, kailangan po maintindihan po natin yan. Dahil nandito po kayo ngayon, nandito po tayo lahat, inside the Baptist Church, it is very important na maunawaan po natin ang bagay po na ito. Alright, so let's continue mga kapatid. Now, like I said, we have to eliminate the so-called churches that is dated or dated after the time ng Panginoon Jesucristo. Pabalik po tayo sa talata natin sa Matthew chapter 16 verse number 18. Alam niyo po ang kagandahan sa talata po na ito. Kanina nga may kausap po ako na kapatiran, sabi ko nga, ang kagandahan sa talata po na ito, even the historical basis, ang foundation pa rin ay salita ng Diyos. Kung pupunta ka pa rin sa history, kailangan pumunta ka pa rin sa salita ng Diyos. Bakit? Ito pong text natin sa Matthew chapter 16, verse number 18. Ito po ang nilay down na foundation ng Panginoong Jesucristo. Meron po ditong dalawang historical test. Two historical tests na dapat yan yung basis. If you want to search for the true church, pumunta ka sa Biblia, at dyan natin gagamitin, nandito sa Biblia natin makikita, yung basihan ng historical test na inilagay ng Diyos. Minsan, nababasa lang natin ito. Akala natin, talagang naniniwala tayong mga Baptist na tayong simbahan. Pero hindi natin alam, let's admit it, brethren, na hindi natin alam na meron palang nilagay dito ang Diyos na dalawang historical test for you to search for the true church. You see? Ano po yun? Very familiar din naman po sa atin. Una, makikita po natin nung sinabi niyang, I will build my church. That's the first historical test para sa isang simbahan na mag-claim na siya ay ang simbahan ng Panginoon Jesucristo. You see? Anong ibig sabihin? Of course, dyan pa lang sa statement po na yan, mauunawaan na nating maliwanag yung nabanggit ko po sa inyo kanina. Na sino yun? That the only true church was founded by Jesus Christ Himself. Okay, ulitin ko po. Maliwanag na makikita po natin dito sa sinabi po ng Biblia o sinabi ng Panginoon Jesucristo, I will build my church. Sino yung magbibuild? Ano yung ibibuild? My church. So makikita po natin dito ang basis, the first of the two historical tests na even up sa panahon po natin ngayon ay pwede pong gamitin at dapat na siyang ginagamit para malaman mo kung tama yung simbahan. You see, kailangan makita po natin at maging maliwanag na yung simbahan na yan, mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag. He established it by Himself,
no human founder, the Lord Jesus Christ Himself. Inuulit ko, ang nagtatag ay ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag po yan. So yan po yung una sa mga historical test. I will build. Okay? So I will build. Now, makikita po natin yan. Nung sinabi niyang, I will build my church. Makikita po natin yung kasunod po dyan na sinabi niya sa baba, and the gates of hell shall not prevail against it. You see? Ano naman po ang magpapatunay po dito, mga kapatid? That the church na kiniklaim na sinabi ng Panginoong Hesukristo na my church, yung kanyang my church na I will build, na isinimula ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, yung phrase muna niya, and the gates of hell shall not prevail against it. You see? Yan po naman ang second sa historical test na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang institusyon na kanyang itinatag will never cease to exist throughout the ages. In other words, doon po sa pinakita ko po sa inyo last time na outline ng church history, sa bawat age na nandoon, mula doon sa apostolic age hanggang sa 20th century, na meron tatlong hati yun, kung naalala nyo po, nandoon yung, ayan, nandiyan po sa taas, nandiyan yung primitive church history, nandiyan yung medieval and the modern church history. Sa tatlo po na yan, dahil may statement na, and the gates of hell shall not prevail against it, dapat sa tatlo na yan, present yung simbahan. Naunawaan nyo po mga kapatid? Alright? Like for example, if someone, habang nandiyan po yan, if someone will claim sa panahon po natin ngayon that they are the church that Jesus Christ built, dapat doon pa lang sa primitive, existing na sila. Pero kung nandiyan lang sila sa sea, hindi yun. Ayan pa lang mga kapatid, tandaan nyo po, we are on the line of historical elimination. I-eliminate natin, dito natin mauunawaan kung sino ang dapat na ma-eliminate as far as the history is concerned. Any so-called churches that will claim that they are the church of the Lord Jesus Christ, pero sila ay nag-exist after the time ng Panginoong Hesukristo, hindi yan ang tamang simbahan. You see, maliwanag po yan mga kapatid. Kaya nga po dito sa Matthew 16:18, makikita po natin na may basis kagad ng historical, meron kagad na historical test, the basis of historical test, dalawa. Okay? Diyos ang nagtatag by Himself. Therefore, it should be on the day na siya ay buhay pa. O sa kapanahunan na siya ay buhay pa. Even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy yun. Simula nung tinatag niya ng buhay siya, tuloy-tuloy yun hanggang sa panahon natin ngayon. You see, dapat dun po natin makita yan. Now mga kapatid, sa pag-apply po natin netong dalawang scriptural historical test na pinakita ko po sa inyo, makikita po natin na wala po none of the organizations that calling themselves to be the churches sa panahon po natin ngayon, ito pong panahon natin na existing ngayon, marami na po kagad ang babagsak because they will never be able to meet the two historical tests na nakikita po natin dito sa Matthew chapter 16, verse number 18. You see? Kaya nga po mga kapatid, pag hindi na natin nakita doon, therefore, kung sino ngayon, sa panahon natin ngayon, ang nag-e-exist na simbahan na mapapatunayan natin na all throughout those ages or papasa dito sa dalawang historical test po na ito, yan dapat ay hindi questionin at dapat mag-conclude ang tao at tanggapin ang katotohanan na yan ang simbahan ng Panginoong Hesukristo. Inuulit ko po mga kapatid, pagdating natin sa panahon po natin ngayon, alright, on this very day, you see, kung makikita po natin yung two historical basis na yan, two historical test based on Matthew 16:18, marami po tayo makikita ang mga simbahan ngayon na hindi na po makakapasa. Bakit? Hindi nila mamimit yung historical test po na yun eh. You see? Ngayon, therefore, kung merong isang mag-i-stand out na simbahan na magtatagpo o mamimit yung historical test po na yon na nasa Matthew 16:18, dapat tanggapin ng karamihan sa ayaw man nila sa gusto na yon ang totoong simbahan ng Panginoong Hesukristo. You see? Now, bago po tayo pumunta dyan, para maintindihan po natin, as we inquire
into the origin ng mga various denominations na nag-i-exist po ngayon. Magfo-focus lamang po tayo, mga kapatid. Again, ulit ko po, hindi natin ito pinag-aaralan para po manira ng relihiyon. Alright? Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay history. Nakasaad po ito sa history. May mga historians na makakapagpatunay nito. In fact, binigay ko po sa inyo yan last time. Actually, kasama po dapat dito yan eh. Sa corroborative lines. Pero inuna ko na po sila because they support as well the perpetuity of the church. You see? The line of historians. You see? Yung pagpapatunay ng mga historians. Now, anyways, pinakita ko po sa inyo yan last time. You see? So, ito pong babanggitin ko po sa inyo ngayon para maging maliwanag po sa ating lahat. Ito po ay para sa kaalaman po natin. Again, this is not primarily to attack any religious groups. But wala tayong magawa kung yan ang naka-record na katotohanan sa history. Not only biblically, but historically. Alright? Tuloy po tayo. Kung pupunta po tayo sa tinatawag po nating historical eliminations, therefore, pupuntahan lang natin ulit doon sa timeline na meron po tayo, doon po sa outline na meron po tayo ng church history, pupuntahan lamang po natin, mga kapatid, ang pinaka main denominations, the origin of the main denominations, alright, na kung saan makukonsider natin na doon din po nang gagaling ang ibang mga naging sanga na religious group sa panahon po natin ngayon. You see? Now, kung ibabalik po natin, sir, kung mababalik natin for a while, yung outline of church history, nabasa niyo po yan doon, binasa ko rin po yan sa inyo, makikita niyo po dyan na dalawa lang yung sa mga ages po na nandyan, mahalaga rin po yung mga numbers po na yan eh. Like for example, nasa primitive church history, nandiyan po yung apostolic age, kapanahunan niya ng mga apostles, ng Panginoon Jesucristo at ng mga apostles. 0 to 100 AD. Andiyan yung post-apostolic. Yan dyan po ibig sabihin yung pagtatapos na ng apostolic age. And then the rise of the papacy. And then makikita niyo po sa gitna, yung growth, yung power, and the decline of papacy. And then makikita niyo po mga kapatid, na sa pagtatapos ng gitna, sumanga na sa letter C. Sa modern church history, na nandiyan na yung Reformation at nandiyan na yung development of Protestantism hanggang sa 20th century. Very evident, mga kapatid, na sa on this outline of church history, by the way, mga kapatid, hindi po yan ang galing mismo, hindi yan ginawa ng ating simbahan. Yan po ay nakasaad sa history. That is the outline of church history. Baka para sabihin ng iba, ay bias tayo. No, hindi po. Yan po ay outline supported by so many historians. Hindi ko na po sila isa-isahin sa inyo dahil marami po yan. Yung mga binanggit ko po last time, sila po ay nag-a-agree po dyan. Hindi po mga Baptist karamihan. Because ang totoo niyan, mga kapatid, just to give you an insight, hindi naman po issue na to sa mga Baptist. Bakit? Alam na ng Baptist yan. You see, alam natin sa sarili natin in the light of God's word that we are the church that Jesus Christ built. Kailangan lang natin pag-aralan para maging maliwanag po ito, lalo na sa panahon natin ngayon. You see? Now, dito po makikita po natin, of course, familiar na sa ating lahat yung mga words na nakalagay dyan. The very familiar words na nakikita po natin dyan ay si Papa. Maliwanag naman po siguro kung nababasa niyo po. Malaki naman po yan siguro sa likod ninyo. Ang pinakamakikita po natin na the largest denomination, alright, ay yung makikita po natin na nakasabay doon sa primitive church history. Ano po yung pinag-uusapan natin? Yung Church of Rome. Alright? The Church of Rome. Kung maaalala niyo po si Pastor Hill, may nabanggit dito dati. They cannot deny the fact and the historical truth, brethren, na lahat ng mga religious groups ngayon, makikita rin po natin dyan sa outline church history, na lahat sila ay sumanga lamang sa Church of Rome. Na kung saan yung Church of Rome na tinatawag po dyan, ay yan na po yung tinatawag at kinikilala natin ngayon na Catholic Church. Alright? Yan po yung makikita natin. Sa makatuwid, mga kapatid, as far as history is concerned, dalawa lamang, mga kapatid, ang matagal na denomination sa mundong ito. The Baptist Church and the Catholic Church. You see?
Therefore, sa dalawa lamang yan tayo muna mag-focus. Hindi na po natin pagtutuunan yung iba because we can spend time for it sa bagay po na yan, pero this is a Sunday school, alright? Kailangan yung pinaka-main lang muna natin ang dadalihin natin dito, mga kapatid. Now, kaya ko po sinasabi yan, ito po yan, mga kapatid. Dalawa lamang po yan. So sabi nga ni Pastor Hill last time, kung matatandaan nyo po, lalo na sa mga members, if the Baptist is wrong, then the Catholic is right. If the Catholic is wrong, then the Baptist is right. Dalawa lamang po yan. Now, of course, para masabi natin at maunawaan na natin, sabi ko nga po sa inyo, we are in the line of historical elimination. And, mga kapatid, hindi po natin pwede tanggalin ang Biblia pagdating sa historical elimination. Bakit? Because the basis of historical test ay nakalagay din sa Biblia. Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang simbahan ng Panginoong Hesukristo. Therefore, para makilala natin ang simbahan ng Panginoong Hesukristo, the same thing sa pagkilala natin sa Diyos, kailangan natin yung salita ng Diyos. Kaya nga hindi pwedeng alisin eh. You see, hindi pwede nating ihiwalay. O history, pinag-uusapan, ba't nandyan yung Bible? Eh, di bias na naman yan. Teka lang, ano ba pinag-uusapan natin sa history? Simbahan nino? Simbahan ng Panginoong Hesukristo. Eh bakit natin aalisin yung Biblia? Nakita niyo po mga kapatid, kaya hindi nila pwedeng tablahin yan. You see? So ngayon mga kapatid, dyan makikita na, sabi ko nga po sa inyo, so meron po tayong makikita dyan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is that ang tinutukoy ko po is the Church of Rome, which is we all known sa panahon po natin ngayon is the Catholic Church. Therefore, ang kailangan muna natin pag-usapan ay kailan? Dahil na-establish ko na po sa inyo the last time, when did the Baptist Church existed? So therefore, itong isa sa pinakamalaki sa denominasyon na pinagsangahan ng maraming religious groups ngayon, ang kailangan din nating maintindihan kung kailan ito nagsimula. Alright? So when did the Church of Rome originate? Now, this will just give you historical facts. Let's continue. Alright? Mga kapatid, dito makikita po natin, as far as the history is concerned, mga kapatid, the Catholic Church is the result of gradual perversion and corruption of the teachings of the Lord Jesus Christ. Inuulit ko po. Sila po ay hindi nagsimula as a church. But the Church of Rome is the result, resulta po sila ng gradual perversion and corruption ng katuruan ng Panginoong Hesukristo. Na-develop sila as a church dahil sa kanilang gradual perversion and corruption sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. Siyempre mga kapatid, saan naman ilalabas ng Panginoong Hesukristo ang kanyang katuruan? E di sa kanyang simbahan. Maliwanag po yan mga kapatid. Now, let me give you, para maliwanag po sa atin, may babasahin po ako sa inyo dito na isang writer ng about the church, about the history of the church, si Dr. J.B. Moody. Sabi niya po dito, it did not, pertaining to the Church of Rome, it did not originate in a day or year. Alright? But gradually subverted the apostles' teaching and in centuries inaugurated full-grown popery. But there is not a trace of a pope or universal father in the first 3 centuries of the Christian era. Ang tinutukoy po dyan ay yung nasa primitive church history. You see, nakita nyo po, nasa pangatlo sila. Rise pa lamang sila sa 3rd century. Nasa rise pa lamang po sila. Ang alin ang sinasabi kong rise? Not the Catholic Church itself, pero yung gradual perversions pa lamang po nila yan and corruption sa teachings. Now, para masabi nyo po na hindi tayo naninira dito mga kapatid, let me give you a short background. Kung alam naman po natin lahat, alam ko pong marami nang galing po sa inyo sa simbahan po niya. Hindi po natin maitatanggihan. Amen? Amen. Alright. Huwag po kayo mahiya. Nag-aaral po tayo dito. Alright? So ano pong meron po dyan? Ang makikita po natin na napapaloob sa teachings po niyan is yan po ay roots. Ang pinag-uugatan po ng katuruan na yan ay Judaism and Gnosticism.
na ang Judaism po and Gnosticism, dalawa po yan mga kapatid, simula sa Panginoon, panahon ng Panginoon Hesus Kristo, yan na po ang ginagamit ng Diablo to corrupt the church, to pervert the teachings at kalabanin ang katuruan ng Panginoon Hesus Kristo. Kanino pong practice yan? Yan ang ipinapractice ng mga Pharisees and ng mga Sadducees. Wala pa pong Catholic Church nun. Nakukuha niyo po yung pinupunto ko na sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko mga kapatid. Ibig sabihin, doon po sila umugat. As time passes by, nag-develop po ito. You see, nasa kanila po yung ugat ng pinaniniwalaan at pinangahawakang katuruan. Kaya nga po, hindi natin may deny yan. Hanggang ngayon, oh, naalala niyo po yung pinasa ni Pastor Hill po sa atin, sa media center natin. I hope nakita niyo po yun. At naipasa rin sa mga Jesus ng area. Sino po ang kumakalaban at ayaw magpabanggit ng katuruan ng Panginoong Hesukristo? Naalala niyo po ba? Sino yun? Yung may mga roots ng Judaism. They are the Jewish people. You see, na kung iintindihin niyo po yung history, bakit sila lumabas ng ganyan ngayon? Because from the very start, ganun sila. Ah, hindi ko pa tinutukoy doon, yung mga hindi ko po tinutukoy dito yung Catholics, mga kapatid. Yung Jews po mismo yun, Hudyo mismo yun. Pero mga kapatid, asa ng pinagkaparehas nila sa kanilang uga? Which is, kaya ko po pinapaliwanag at pinapakita sa inyo yan because the church, the Catholic Church is the result. Result lamang po yan. The Church of Rome, it is just the result of a gradual perversion and corruption ng teaching ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung laging kina-counter. May binasa po dito si Pastor Hill last time. Naalala niyo po noong discord, yung hinarap nila ang Panginoong Hesukristo at sinabi nila, bakit yung mga disciples ninyo, inatake niya yung mga disciples ng Panginoong Hesukristo? And then sinabi ng Panginoong Hesukristo, bakit nyo rin tinatransgress ang utos ng Diyos sa inyong mga traditions? Naalala niyo po yan mga kapatid, if you're really paying attention sa sinasabi ni Pastor Hill po dito, nabanggit niya po yan. Na kaya ko po sinasabi yan sa inyo, it's because, ito po, I'm just giving you an aerial view, mga kapatid. No? Kasi hindi po tayo mauubusan tayo ng oras if we go in details. Pero tutuloy-tuloy po tayo dyan. Now, like I said, makikita po natin dito na hindi po yan nagsimula na katulad ng sa simbahan ng Panginoong Hesukristo. Naunawaan niyo po? You see, wala pong tumatayong pinaka-founder po nung simula. Bakit? It is a gradual perversion na develop. Hindi siya katulad kagad na may isang lumabas na nagsabing, I will build my church. No, wala. Walang tumayong ganun. It is a gradual perversion and corruption sa katuruan, laban sa katuruan ng Panginoon Hesukristo. Hanggang sa dumating, mga kapatid, dun po sa makikita nyo sa third part, the rise of the papacy, hanggang dumating, mga kapatid, sa panahon na tinatawag nating si Emperor Constantine. Na makikita po natin ngayon, sikat na sikat po yan mga kapatid. Alam kong mayroon pong nakakilala, marami pong nakakilala sa inyo yan kasi marami po sa inyo nanood sa sinihan yan. You see? Now, no, during the days of Constantine mga kapatid, alam nyo po, ito po kasi yan. Ito yan mga kapatid. No? Kung titingnan nyo po, during those times, na ito po, makikita natin mula sa Apostolic Age hanggang sa Post-Apostolic Age, of course, kung titingnan natin yung date, nakikita natin kasi yung tatlo po na yan, nandiyan na yan eh. Pero makikita po natin yung years, parang mabibilis lang siya, magkakalapit. Pero syempre, parang sa panahon natin yan, may 2001, 2002, 2003. As time passes by, nakikita ng mga tao na bakit yung Baptist faith, pinagpapapatay sila, sila ay pinipersecute. So madalit sabi, nagiging maliwanag sa tao at nagkakaroon na ng kaisipan ang tao, sila nga siguro ang tama. Kasi bakit sila pa ang pinagpapapatay ng isang malaking, you see, ng isang malaking denomination and the state itself? Bakit sila yung kinakalaban? So nagiging maliwanag yung picture na naririnig nyo pong binabanggit ko po yan minsan dito pag ako'y nagpipreach. Kung paano nagkakaroon ng kalinawan yung tao ng picture ng tama at mali. Yung ibig ko sabihin mga kapatid, nakikita na ng tao, nagiging maliwanag sa tao na ayun yung tamang pananampalataya kasi grabe yung pag-uusig sa kanila eh. Hindi naman sila nagpapakarebelde pero inuusig sila sa kanilang paniniwala sa Diyos. Nagkakaroon ngayon ng question sa tao, kaya maraming nako-convert to Christianity.
You see? So tama at mali. Ngayon, ano na ngayon nangyari sa history? Ang galing mga kapatid ng taktika ng mga ito. You see? Bakit po? Ano na po nangyari? Ngayon, dito po, sa panahon ni Constantine, hindi ko na po isa-isahin gaano sa inyo, but commonly, Constantine is known as one of the emperors na kung saan nagpahayag na siya'y kinausap ng Diyos. You see, siya po ay nakinausap ng Diyos, and in fact, siya po ay nakakita ng sign mula daw sa Diyos sa langit, at nakita niya, mga kapatid, may sign of the cross na nandoon sa taas, at sa kanyang panaginip ay kinausap siya ng Diyos, and then after ng kanilang tagpo ng Diyos, ang ginawa niya is that without any regeneration, yung kanyang thousands of soldiers ay pinabautismuhan niya. You see, pinabautismuhan niya yung mga kasundaluhan niya, binaptize sila sa isang simbahan and by thousands, and then yung compromise sa paganism ay lumala ng lumala ngayon. So ano ngayon makikita niyo po? Ang pinakita ngayon na picture, simula po yan sa history, pag ginugel niyo po yan, makikita na isa sa mga, kumbaga, hindi ambassadors, nakalimutan ko yung term na, kumbaga, nagpupush, mga kapatid. Nagpupush ng Christianity at isa sa nagpa-develop ng Christianity sa mundo ay si Constantine. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo nakaraan, ang taktika ng Diablo sa panahon natin ngayon, hindi na tama at mali. Tama at parang tama. Kasi maliwanag na sa tao eh. Nawawala na sila sa confusion na tama, mali. No, hindi na sila naku-confuse nung mali. Maliwanag na sa kanila. Hindi, mali yan. Ito yung tama. Ano na ngayon na nagpapa-confuse sa tao? Yung parang tama at saka tama. You see that? Yan ang confusion ngayon. Kaya nga makikita nyo, noon pa sa panahon ni Constantine, na-develop na yan. Bakit? Alam nila na yung tao maliwanag na. Maliwanag sa kanila, nakakahalata na, kumbaga, nakakahalata na yung tao na mukhang yung Baptist talaga yung tama. Bakit? Nakahalata nila yung pag-uusig natin sa kanila eh. You see? So ang ngayon, ang sumunod na taktika, magpapalabas tayo ngayon na mismo ako ay na-convert sa Christianity. Para nang sa ganun, makuha ko ulit yung tao at mas lumabas na naman, oh, Kristiyano na nga yung emperor eh. Kristiyano na nga yung pinakaulo eh, oh. Kristiyano na nga siya, kiniklaim niya na nga yung Christianity. Nabuksan niya na nga yung Christianity. In fact, mga kapatid, sa history, pinayagan niya na rin ang Christianity to be practiced. Christianity sa pangunawa nila. You see? So sa mga tuwid, para na naman, ano mo naman muli ang taktika? Para nang sa ganun, mga kapatid, mapalabas na naman muli because alam ng mga Baptist na magamat na ganyan si Constantine, alam niya na mali pa rin. Alam niyo po kung bakit? Ang ginawang practice ni Constantine ay practice ng Judaism. Without regeneration nung mga kanyang sundalo, pinabautismuhan niya. Remember the myth of the Apostle John, of John the Baptist at ng mga Pharisees and Sadducees nung nagbabaptize si John the Baptist, pumunta rin sila kay John the Baptist. Without any regeneration, gusto rin nilang magpabaptize kay John the Baptist. Nakita niyo po yung pinapakita ko sa inyo, sumasalamin sila sa history. You see, gusto rin nilang magpabautismo kay John the Baptist na sinabi ni John the Baptist na hindi pa pwedeng mangyari. You see, nirebuke kagad sila ni John the Baptist. Tinan niyo po ang ginawa ni Constantine. Without regeneration, this time, dahil may kapangyarihan siya, pinabautismuhan niya. Na wala man lang of course, naniniwala tayo mga kapatid, na hindi ka pwedeng bautismuhan not unless natanggapin mo ang Bainiso Kristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. You see? Kaya kapag hindi ka pa naging maliwanag sa iyon, ay hindi tayo basta-basta nagbabautismo. You see? Dahil ito ay kapahayagan ng ating pagkilala sa Panginoong Hesus Kristo. Pero sa kanya, ginawa niya yun without any of those things. Basta lang pinabautismuhan para ano? Para mapakita sa tao, sa mundo, that he is already accepting Christianity. You see? Akalain nyo, para mapakita ulit, matindi. Now, ito mga kapatid, paano ngayon pumasok? Eh, bakit nakalagay doon? Si Constantine, so ibig sabihin ba si Constantine ang simula ng Catholicism? No. Hindi po yan. As far as the history of the church is concerned, hindi po siya. Makikita nyo po doon sa ating outline of church history, meron po tayong makikita doon mga kapatid, the rise of papacy. You see, pinaliwanag ko po sa inyo mga kapatid that rise of papacy, it means the rise of a papal control. You see? Now, ano po yan? Kailan naman po lumabas yan? Kaya nga mga kapatid, sabi ko po sa inyo, because of that gradual perversion and corruption ng teaching ng Panginoon Hesus Kristo, lumakas po yun nung panahon ni Constantine. You see?
hanggang sa mga kapatid, na nung ginawa na yun, sinimulan yun ni Constantine, nag-compromise na, finally, it brings about the state na nag-push na magkaroon ng Catholic Church. Kaya na lumabas yung Catholic Church, kasi tandaan po natin, church is an assembly. Alright? Kaya nga nagkaroon ng asimbliya na pang-universal, kasi ang ginawa ngayon ni Constantine is he made that as a universal belief nung state. You see that? Kaya ko nga po sinasabi yan sa inyo mga kapatid, because makikita po natin na yun ay naging ginawa niyang paniwala ng lahat. You see, of course, alam naman nating lahat na the Baptist, again, naririnig natin many times, hindi tayo basta-bastang sumasama sa ganyan. Because we all know what is the right faith. Na pinapakita ko lamang po sa inyo dito, yung establishment nila kung kailan sila nagsimula. So mga kapatid, yun yung naging nag-pave ng way para magsimula yung Catholic Church sa ginawa ni Constantine. And the actual establishment of the Roman Papacy was accomplished by Gregory the Great. You see? Ito ngayon si Gregory the Great, siya na ang nakapag-establish ng ano? Ng tinatawag na Roman Papacy. You see? In the year, ano ngayon ang problema? Kailan ngayon na-establish yung Roman Papacy? In the year of 590 AD. Na kung babalik tayo dito sa outline of church history, nasa yung 590 AD? Nasa rise of papacy, na kung saan wala na ang Panginoong Hesukristo. You see, again, inuulit ko po mga kapatid, ang pag-i-eliminate natin dito sa historical elimination, tatanggalin natin ang anumang denominasyon na nakiklaim na nagsimula sila after na ng Panginoong Hesukristo. Kailan sila nag-establish? 590 AD. Maliwanag po dyan sa taas. Kailan yun? After pa ng post-apostolic age. You see? So maliwanag na as far as the timeline, as far as the outline of history, wala na ang Panginoong Hesukristo nung na-establish yung Roman Papacy. Na-inestablish po yan nino ni Gregory the Great. Now, another historian, mga kapatid, writer of the history ng Christian Church, Scaff. His name is known as Scaff. Sabi niya dito mga kapatid, siya nagsasabi that Gregory the Great was the first of the proper popes. Okay? He was the first of the proper popes. And that with him begins the development of the absolute papacy. You see? So maniwanag na nasa kanya ang full development. Kaya nga po, yung growth of the papacy was a process of history. You see, long before this, the Bishop of Rome made arrogant claims over other churches. Kaya nga po, makikita po natin that the line of absolute medieval popes began with Gregory. So sa madalit sabi mga kapatid, kailan yan? During the medieval timeline na po. Nasa na yun? Yan, babalik po tayo ulit. Andadyan yung medieval church history. Kaya nga sa medieval church history, makikita po natin yan, 600. You see, 600 AD, nagsimula yung growth of papacy. Hindi po makikita nyo po, hindi po malayo nagtagpo. Kailan niya in-establish? 590 AD. 600 yung growth. Yung establishment, 590, nandoon sa rise of the papacy. So kung titingnan nyo po yung outline ng church history, nagsimula po ang kanilang kapangyarihan. Nagsimula po silang nabuo dahil sa kanilang perversion and corruption sa teaching ng Panginoong Hesukristo. Gumamit ngayon, nagkaroon ngayon ng isang persona, you see, which is Constantine, para ngayon ipakita at sa tao na ini-embrace din nila ang Christianity. You see, marami silang nakuha dyan mga kapatid. You see, but the process of air embracing the Christianity ay wala sa Biblia. You see, basta-basta nilang sila, sa panaginip lang. Kaya nga maliwanag na gawa-gawa lang ito mga kapatid eh. You see, ito ay pilosopiya lamang ng tao. So mamaya, papaliwanag ko po ulit yan sa pagtatapos po natin. Malapit na po tayo matapos. Kung makikita po natin mga kapatid, ginamit si Constantine at mula kay Constantine, lumaganap ngayon, nabuo ngayon itong Catholic.
Pero hindi sa kanya ang hindi sa kanya kinlaim sa history na siya ang pinaka nagsimula ng lahat. Because as far as the papacy, the power of the papacy, yung pinaka may control sa simbahan, ang nag-fully establish ay si Gregory the Great. At nangyari po yan during 590 AD. Kaya kung titingnan po natin yung outline natin of church history, magtatagpo. You see, hindi po natin pwedeng sabihin na, ah, hindi, malayo naman nangyari yan. Ayan, maliwanag po. Maliwanag sa dating po natin. You see, kaya makikita po natin dito, ano pong ini-establish natin dito na maging maliwanag po sa atin kung yung kung saan nagsimula. You see, kita nyo po, ang pinapakita ko po sa inyo, as far as historical elimination is concerned, maliwanag na kagad na makikita natin dito para hindi na tayo makonfuse dun sa mga maliliit. Dito na tayo sa ugat nila. At pagpunta natin dito sa ugat nila, makikita natin that they existed long after nang wala na ang Panginoon Jesucristo. Maliwanag na maliwanag po yan, mga kapatid. Again, inuulit ko po, hindi tayong gumawa niyan. Nasa history po yung timeline po na yan. Yung outline po na yan ng church history, hindi CSI ang gumawa niyan. You see, naka-record po yan. At yung binabasa ko po sa inyo ay naka-record din, mga kapatid. But of course, kaya nga po, kailangan natin ng deep research dito is because, of course, I don't know kung alam po na iba sa inyo, isa sa mga protektadong lugar sa mundo ay yung archives ng Roman Catholic na nasa Rome. You see, hindi pwedeng pasukin yun kasi nandun doon ang library lang lahat ng katotohanan at kalukuhan na nangyayari sa Katolisismo. Hindi po yan paninira. Nasa history po yan. Go check it. You see? Now, kaya ko po sinasabi yan para maging maliwanag po sa atin. Dito po muna natin ito tatapusin, mga kapatid. Now, kaya ko po sinasabi yan sa inyo, mga kapatid. Again, inuulit ko, nasa historical elimination pa lamang tayo. Wala pa tayo sa doctrine. You see? Pero dito pa rin po sa history, makikita na po natin kagad. Going back to Matthew chapter 16, verse number 18. Applying the historical test laid down by the Lord Jesus Christ, maliwanag na the Catholic Church, right, with the power of the papacy as established by Gregory the Great. You see, ito po mga kapatid ay na-organized at na-established by the existing paganized apostate material 590 years after ng pamumuhay ng Panginoon Jesucristo. Therefore, hindi nito natagpo o hindi nito na-meet yung historical test ng Panginoong Jesucristo kung saan makikita po natin yung sinasabi po ng Biblia na Diyos ang nag-establish at sa kanyang in-establish ay nagpatuloy. Bagamat maririnig natin, pag sinerch nyo po yan sa Google, they will claim na sinong founder ng Catholic Church? Jesus Christ. Pero dito mo makikita po natin, we cannot deny that in the history, they were developed and established after the days of the Lord Jesus Christ. At ang record sa Biblia na kinikilala ng Panginoon Jesucristo na kanyang iglesia ay nag-exist on His days. I hope maliwanag po yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Again, inuulit ko, pinag-uusapan po natin ito hindi para siraan. Pinakikita ko lamang po sa inyo ang historical records. Hindi pa nga po detalye po ito eh. You see, kung makikita pa po natin yung detalye, hindi na po natin dinamay dito yung details coming from the trail of blood. Yung trail of blood po ay mas masaklap yun. Baka pagka narinig pa po natin yun, ay baka masabi pa po natin eh, baka makapagtanim pa tayo ng galit. Bawian natin ngayon, bawian natin. You see? Pero hindi na po. Ang kailangan na makita natin dito, yung mga pinagsimulan. Historically and biblically. Kaya nga sabi ko po sa inyo eh, the blessing is that yung hawak nating Bible ang pinaka-basis ng historical test. At nakita po natin ngayong umaga, pinakita ko po sa inyo na yung record ng history, you see, yung record sa history ay nag-a-agree sa tinuturo ng Biblia at sa picture na makikita natin sa Biblia. You see, ano pong ibig sabihin? Hindi natin pwedeng ma-deny na talagang nasa record ng Biblia ang magsasabi at na magpapakita ng pattern kung sino ang totoong iglesia ng Panginoong Jesucristo. You see that? Again, inuulit ko mga kapatid, hindi po natin gawa-gawa yan. Hindi natin ginawa yan. Yung pinakikita ko po sa inyong tools, hindi po tayong may gawa niyan. Ang may gawa po niyan ay yung nasa history mismo. You see? Kaya po, makita natin dito mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ito po sa pagtatapos, yung sinabi ko po kanina sa inyo. Their roots
ay Judaism and Gnosticism. Yan po yung pinakaugat na ang practice po niyan ay practice ng mga Pharisees at ng mga Sadducees. Na kung titingnan po natin yan sa picture po ngayon, yan po ay both, yan ang yan din ang ugat ng traditional tradition and philosophy. Na maliwanag mga kapatid, makikita natin sino ang traditional group of religion sa ating pong panahon ngayon. It's the Roman Catholics. Sino nag-o-observe ng mga practices na meron sa Old Testament time, sa priestly order, sino lahat na nagpa-practice niyan nasa sa kanila. So kaya ko po yung pinapakita sa inyo mga kapatid. Kaya nga makikita niyo po development eh. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Their roots is from the gradual perversion and corruption ng teaching ng Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga hindi tayo makukonfuse. Kapag naintindihan po natin ito, hindi tayo makukonfuse na sila ay hindi nag-originate to be the church that Jesus Christ built. Hindi po nila pwedeng i-claim yun. Bakit? Wala sa kanilang nagsimula na talagang tumayo na founder at the very beginning at nagsasabing, I will build my church. Wala. Lahat sila ay gradual perversion and corruption mula sa teaching ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag. Doon sila nag-develop. You see? So makikita po natin in the light of God's word na talagang sila ay nagsimula, sila ay ginagamit ng Diablo para makonfuse ang maraming tao. Sabi ko nga po sa inyo kanina, through Constantine, akalain niyo po, in-embrace niya yung Christianity kasi nakita niya na, teka lang, napaniniwala na talaga sila na yung Baptist yung tama. Nahahalata tayo. Kaya kailangan nating magpakita na pabor na tayo sa kanila para makuha rin natin sila. Ilagay niyo po sa panahon natin ngayon. Tingnan niyo po sa panahon natin ngayon. Sino po ngayon ang madalas na makikita natin na magpapalabas pa na tayo pang masama? I'm not saying this to, pinapakita ko po sa inyo yung realidad. Tingnan po natin, sino ang may ganong practice ngayon? That great denomination from the Church of Rome hanggang sa mga sumanga niya pa sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi ko po, one of my preachings, mga kapatid, kung naalala niyo po, nabanggit ko po dito, ngayon pinopromote na naman nila yung the same practice na ginawa ni Constantine, one world religion. Nagkakasundo na naman sila sa iisang bagay. Bakit? Iisa lang kasi ugat nila. Magkakasundo sila dyan, lahat yan babalik ulit sa kanilang pinaka-mother, which is the Church of Rome. Lahat yan babalik dyan mga kapatid. At pag bumalik sila dyan, isa lang naman ulit ang babalik na comparison. Baptist and them. Dalawa lang ulit yan. Sa history po yan magbabalik. Kaya marami po tayo kailangan makita. Wala pong bias sa pinag-aaralan natin mga kapatid. Yan ang kagandahan sa pinaniniwalaan po nating pananampalataya. Walang bias sa atin. Tayo lang yung may hawak na record, biblical records. Tayo lang ang may hawak nito na kung saan hindi bias sa atin. Kahit na yung Biblia nila, pag ginamit natin, hindi ba bias sa atin. Pero yung Biblia ng mga grupo ng relihiyon ngayon ay pwede natin gamitin kung tutusin lang, pero hindi natin ito pinopromote. Meron silang hawak-hawak na tinatawag ng Biblia na merong lumalabag o bumabangga sa practice na meron sila. Pero sa atin mga kapatid, anything, you see, anything, itong Bible natin, kahit Bible nila, we can use it both that will agree sa practice na meron po tayo. Bakit? Nasa sa atin ang totoo at tamang pananampalataya. Alright, let's all stand up please. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at patuloy niyo po kami biniyayaan ng oras Panginoon to learn more on our faith, O God, and to grow more sa aming pong paninindigan sa aming pong pananampalataya. All the glory belongs to you only, O God. Guide us for the rest of the service. In Jesus' name, Amen. Remain standing please at tayo po muli ay aawit.